So what's up mga ka-gadget? Ngayong araw na to, ang gagawin natin is itetest natin yung bagong labas ng check rein 10.1 kung supported, kung okay na ba siya at wala siyang bug. As of now, sa pagka-try ko kanina, okay naman at gumagana. Then dito, after nito, itetest din natin yung ginawa nating software, yung KJC iCloud Bypass 1.0. Kung makakapagpa-bypass pa ba siya, kung successful pa ba ang bypassing sa software na yon. So, yun po, dito inaano ko, jailbreak ko. Pagpindot nyo po ng start, if you mode nyo lang yung phone, then automatic po magra-run po yan. So, after nyan, lilipat tayo sa Windows. Ayan. Then next, sa Windows tayo. Dito, chine-check ko yung unit kung meron siyang iCloud. Then after nyan, gagawin na natin yung bypass gamit ang KJC Bypass iCloud 1.0. So, yung video sa baba po is kuha yun ng cellphone ko. Then naka-screen recorder ako. So, buksan natin si Bypass iCloud 1.0.exe. Then, click natin yung iCloud. Then, may lalabas na command prompt. Then, pili lang kayo sa version kung anong version meron yung inyong ano. Then, lalabas ulit si command prompt. Type Y for yes. Then, lalabas si puti. Antayin nyo po na mawala siya. Then, okay na po. Set up nyo po yung phone nyo. Then after nyan, install natin si Cydia. Pagka-install kay Cydia, add repo lang tayo. Nasa screen naman, makikita nyo kung paano mag-add. Then, install si Pilsa. After may install si Pilsa, copy files tayo nung Polandres. Pag-copy files natin, install natin. Yun. Dire-diretso na po yun, makikita nyo naman po sa video. Doon naman sa gustong mag anti-third po is paid apps po yon, may bayad po yon. Kaya sa mga gustong magpa anti-third bypass, contact me on my Facebook account, Kensa Kay Morales, and Twitter account, Kensa Kay Morales. Instagram, ganun din po ang pangalan ko. So, sa anti-third lang po, via remote po yun. Kailangan, meron din po kayong pang jailbreak noon para mas mabilis. Kasi kailangan ma-jailbreak yung phone. And kung gusto nyo naman po, pwede kayong bumisit sa akin. Kung lockdown pa naman at kayo nandito sa malapit lang sa lugar ko, punta lang po kayo sa lugar ko, Sunnybrook 1. Yan lang po. Then, chat nyo na lang ako sa FB kung malapit na kayo. So, ayan po, add source po natin is rp3.ch/repo, then cart.com/repo. So, yun po, na-test natin yung software na KJC iCloud Bypass 1.0. 100% tested po siya, use as Wi-Fi only. Makakapag-download ka, makakapag-sync in ka ng video sa iTunes, at malalagyan nyo ng panibagong iCloud. Kaya yung link nito naka-upload dyan sa previous video ko, kaya doon nyo na lang i-download or PM me on my Facebook account.
Then, paalala ko lang po uli mga kagadget, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan lang sa aking video, huwag nyo pong kalimutan na i-hit ang like, subscribe, and share my videos. And pakiclick na rin po ng notification bell para sa mga bagong upload ko na video, automatic yun na mag-notify sa inyo kung may bagong video ako. So, na-bypass na natin yung unit, na-install na natin yung So yan, bubuksan natin si iPhone box. Pag hindi po yan nagbubuka si iPhone box, nandyan po yan sa minimize bar nyo, doon sa baba sa taskbar. Tignan nyo po yun, may kita nyo po yan. Ayan o, ibig sabihin ang daming nakabukas, dapat isa lang po. Antayin nyo po na mag-sync in yung phone, then punta kayo sa tools. Then copy file. Then install na lang natin. So dito ini-install natin yung Polandres kasi sarado na po to. Yung website yung link na to sinaran na sa Cydia kaya wala na ako yung mada-download nito. So yan, na-install na natin. Then wala po siyang error. So, yun, done na po siya. Gumagana. Then settings na lang natin yung Polandres. So, yun na ano mga kagadget. Tested po yung KJC iCloud Bypass 1.0. Pwede nyo na po yung gamitin. So, hanggang dito na lang po ang video ko. Paalam!